sa iPhone, tipe isang cellphone ko, yung iPhone 12 Pro. Hindi, joke lang. Para at least isang birahan. Kung ino mo, isang pasokan. Isang kwentuhan. Tayo na lang magtitingin ng comment. Sige ako. Yung link daw, link para yan. Bakit bata yung link. Lugot ako. Yung charger dun solo. So pwede ko siya i-share. Sa wall ko. Sa wall nyo. Ayan, i-share niyo po muna, guys. Wait. Ulan, selling. Again, no, ito po ay hindi naka-monetize. Hindi ko pagkakakitaan. Yung mga nangyayari ngayon sa Toro family because it was painful to us, sa amin dalawa na mag-asawa. Okay? I just speak for the truth. Nothing but the truth. Ngayon, kung magpapakorte kayo, ready ako dyan. Wait lang, ha? Grabe, bilis dumami ng viewers. Mami, okay, 3.1K. Hindi siya ma-share, be. Wait lang. Share nyo sa ano? Ako. Ano ang tayo okay. Open na? Ay, ito okay na, okay na. Okay na. Babasa lang. Tutubig. Oh, ba't naka-thumbnail si tatay nakangiti? Ay. Hindi yung thumbnail mo ikaw eh. Okay lang. Ba't si Mama nakalagay? Ano si Mama? Si Mama ka, diba? Diba si Mama? Bago na yun. Okay. 4, 5, 4. Ha, daming chismosa. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Umiyak, Mama. Bangers check. Light check. Sound check. Cigarette check. Do you mean for me? Okay, kaya syempre may dalawang dummy account na naman ang nag-dislike. Eh, wala tayong magagawa doon. Dislike pa more. Ganun talaga, hindi naman natin lahat mapi-please. May mga talagang taong mga kulang sa bakuna o expired yung bakunang naturok sa kanila. Okay, magsasalita na siguro ako, no? It's 4,312 watching right now. At alam ko naman na ito naman ay masisave. Isisave po namin ito dito sa aking YouTube channel. Hanggat maaari ho, talaga kinukontrol ko po magsalita. Dahil pag ako po ang nagsalita, talagang may madadamay. May madadamay, masasabi ko yung totoo, paano masasabi yung simula. Pero, dahil may posibilidad na maglegal kami, nila Tony, ay magtitira ako ng alas. Hope you understand. Magtitira ako ng alas. Hindi lahat ng alas ay dapat ilapag sa isang
sitwasyon, kailangan magkikip ka ng alas sa laban sa buhay. Okay? Baka sabihin niyo scripted, pinapanood ko lang yung sarili ko. So, ito na po. Medyo blurred daw, hindi naman kayo masyado makita. Anong gagawin? Sa akin malinaw. Alam nyo, ang problema ko sa mga vlog, hindi na po kami mag-a-adjust sa inyo. Baka malina ang internet nyo. Oo, internet nila. Internet nyo ang may problema. Malinaw ko sa amin kahit sinicheck namin, no? Okay, malinaw din sa akin, no? Oh. So, ibig sabihin, internet nyo po ang may problema. Hindi po sa amin. Dahil malinaw siya. So, ang comment sa live chat. Sa internet nyo, hindi sa internet mo namin kasi napakalinaw po ng internet namin. Okay. Ikaw, Angela Daria, puking ina mo ka, kung di ka makapaghintay na ulol ka, layas! Lumayas ka dito, putang ina mo! WWE live poll pan sabi hack dog pakinam. Dapat sa FB na lang nag-live. Wala kayong pakit yung sa namin gusto mag-live. Hindi kami mag-a-adjust ko sa inyo. Kayo mag-adjust sa amin. Paubos na yung load nila. Okay, ito na. Paubos na load nyo. Hindi ko na problema yun. Pwede nyo naman panoorin ulit pag nagkaroon kayo ng free load. Okay, ito na. Okay. It's nag-start lahat to. Actually, 2x2 eh. Yung gulong, doon muna tayo sa gulo ni Tony at Rob. Okay? 2x2 nangyari. First, hindi nila pinaalam sa akin dahil talagang si Tony ang ugali niyan, ayaw niya magpapa-stress ng ibang tao, lalo na mga mahal niya. Okay, nalaman ko to nung hindi ko makontakt si Tony after Christmas. 2 days yun, nag-alala kami. Bigla na lang siya umalis, nag-PM sa akin si Rob, na si Tony, hindi ko makontakt, ganyan, ganito, ganyan. Hanggang na-track nila si Tony, tapos namatay yung tracking. So, to make the story short, 2 days nawala si Tony. Na lahat ng Toro family that time ay worry. Even us. Hanggang si tatay na hindi na nakatiis kasi nakikita niya stress na ako. Nag-PM na siya. Ay, nag-text ka, no? Kay Tony na kung ano yung pinagdadaanan mo, let us know. Anak ka namin, nag-aalala kami sa'yo. Nag-open ata si Tony noon, yung that time na nabasa lang niya, yung text ni tatay, dun lang siya nakipag-communicate sa amin. And then, nag-usap sila ni Rob. Nagkaroon na sila ng problema that time. Okay? At yung problema na yon lumalim pa. Dito na tayo sa New Year's Eve. New Year's Eve, dapat dun kami sa Las Piñas, sa bahay nila, Tony. Pero, syempre, may mga orasyon ako dito sa bahay at celebration tuwing papasok ang bagong taon, hindi kami pumunta. At salamat sa Diyos, hindi kami pumunta. Dahil kapag pumunta kami doon at nalaman ko ang lahat, siguro criminal na ako ngayon. January 1, 3 a.m., tumawag sa akin si Bully. Video chat. Tumagal lang to ng 1 minute. Nasa kaupo siya sa may inidoro, iyak siya ng iyak. Ang sabi ko, bakit? May gusto siyang sabihin sa akin, pero hindi niya masabi. Sabi ko nga, bakit? Anong nangyayari dyan? Kaya ako kabado na. Lasing na lasing si Bully that time. Biglang may kumatok noon sa ano, alam ko si Marie yun eh, kasi boses ni Marie, Bully, gumagano si Marie. Kinansel niya. Di na ako mapakali noon, it was 3 a.m. Sabi ko, alam ko may ibang ano eh,
pinipm ko sila, hindi sila sumasagot sa akin. Tinatawagan ko sila, hindi sila sumasagot sa akin. So, around 12 ng tanghali, nakita, tawag si Marie, kasi nagising ako that time, 2 PM ata yon. Yun na, nakausap ko na si Marie. Ang sinabi lang ni Marie sa akin, Nay, ngayon lang ako hihingi ng pabor sa'yo, kailangan ka namin. Pumunta ka dito, hindi namin pwedeng pag-usapan dito sa telepono. Pumunta ka dito personal. I cancel our celebration for January 1. Tumakbo ako sa Las Piñas at doon nalaman ko ang lahat. Nag-check-in si Tony, si B, at yung ibang kasama niya, yung mga sinama niya that time, sa isang hotel malapit sa Las Piñas, para makahinga si Tony. Nung nalaman nila na sabay ako ng Las Piñas, sinabi ni Tony na hintayin mo ako, hinintay ko si Tony. At iisa-isahin ko ang issue niyo ngayon. Nung dumating si Tony, wala akong ginawa kundi yakapin siya ng mahigpit. Kasi alam ko kailangan niya yun sa mga panahon na yun. Doon tayo muna kay Bully. Again, ako, anda na ako kung ididimanda niyo ako, pero katotohanan ang sasabihin ko sa inyo. At ang libel, hindi nagpa-prosper yan kapag katotohanan ang inilalabas ng isang tao. Hindi ko hangarin na siraan kayo o ano paman, pero dahil karapatan din ng mga taong sumusuporta sa inyo. Disregard na ang mga basher na malaman nila ang totoong ganap. Kailangan ko sabihin lahat ito. Again, hindi naka-monetize itong live ko. Walang ads itong live ko. Hindi ko muling pagkakakitaan itong live na to. I speak here as a mother and my husband as a father of Toro family. Especially Tony and Marie. Okay. Bully, alam ko at naintindihan ko ngayon, nung tumawag ka sa akin, may sasabihin ka sa akin. Hindi mo matuloy. At nag-PM ka sa akin lang na sorry na ilasing lang ako. Kasi during that time, kinausap mo si B. At masakit para sa amin ni Tony na sabihin mo na baliw na si Tony, nababaliw na si Tony at gumagawa na lang ng istorya para guluhin ang Toro family dahil sa kakaparitoke niya. Ganong kasakit yung kay Tony? Saksi ako kung gaano kayo minahal ni Tony. Saksi ako kung paano niya nila binayaran ang pagkakautang mo para mag-move on lang ikaw. Ang FB mo, pinagamit yan kay originally kay Papi yan, pinagamit sa'yo para magbumpa. Dahil walang hinangad si Tony, kundi ang matulungan kayo. Kaya please don't play a victim here. Sabi mo nga nung nagpaalam ka, saludo ako sa'yo doon sa video mo na nagpaalam ka na Kemi, umiiyak ka. Na life is will go on. Okay, dahil tutuloy mo ang buhay. Pero huwag naman expense of maraming dramas. Okay? Maraming dramas na ang napapasama ay si Tony na. This morning, bago ko ilabas na dapat kagabi, kaya lang, marunong ako ng salitang respeto. Respeto sa taong mahal ko na nagpaalam ako kay Tony. Sa akin si Tony na nag-usap nga daw kayo at umiiyak ka. Tama ng iyak, Bully. Kasi hindi lahat madadaan sa iyak. Magpakatotoo ka. Magpakatotoo ka in the sense na hindi lang para kumita ng pera. Magpakatotoo ka bilang kaibigan at magtanaw ng pagmamahal. Huwag na ng utang na loob ng pinagsamahan ninyo ni Tony. Ina rin si Tony. May pinoprotektahan si Tony, may pinoprotektahan ka rin kundi ang mga anak nyo. Pero be fair enough. Be fair enough. Kung paano ka gumawa ng istorya sa loob ng Toro family during New Year's Eve. Kung bakit nagkagulo-gulo that time.
Sayang. Sayang na ang ano, ang pinagsamahan, sayang. Alam mo si Buri, malambing sa akin yan eh. Kaya sinasabi ko nga sa inyo kung tutuusin, pinakinggan ko eh. Pinakinggan ko lahat eh. Pinakinggan ko, tinimbang ko bago ako magsalita eh. Pero, aanin mo yung labing puro kung puro ka plastikan. Bash me all you want, wala akong pakialam. Demanda niyo ako, wala akong pakialam. Okay, pangalawa. Kent. Sabi ko sa'yo, drop name kung drop name ako eh. Itigil niyo na ang pagdodroga. Ilang beses binigyan niyo si Odi, tinutukso niyo si Odi para sa droga. Itigil niyo na yan dahil walang kahihinatnan ang buhay niyo dyan. Ngayon, dinahamon kayo, demanda niyo ako ng libel at hahamunin ko rin kayo ng drug test. Drug test na hindi kukuhanin sa iye, kundi drug test sa puricle ng buhok. Na kahit isang buwan, dalawang buwan pa kayong hindi na nakagamit o tatlong buwan na hindi nakagamit, ay madidetect pa rin. Yun ang gusto kong laban. Kung didemanda nyo ako ng ano, ng libel. Kahit ako gumastos dun sa test na yun. Pagdodroga nyo, nasira ang samahan. Dahil sa pagdodroga nyo, nasira talaga ang samahan. Alam yung ayaw na ayaw ni Tony yan. Ayaw na ayaw niya kasi na tumutulong, tinutulungan niya kayo pero hindi niyo inaalagaan ang pangalan niya. Alam niyo sa sarili niyo niya kayo ay mga ano na, mga kilala na. Hindi lang dun eh, kundi para na rin sa sarili niyo eh. Tandaan niyo, walang nagdodrogang umasenso ang buhay. Walang nagdodrogang nakamit niya ang pangalan niya dahil nagdroga siya. Itigil nyo na yan, parang awa nyo na. Okay. Vince. Alam ko nandyan ka during the time ng si Tony ay gulong-gulo. At alam mo, Vince, kung gaano kita kamahal. Kayong lahat halos. But please, don't take advantage to the situation. Let the fate tell. Hayaan natin ang tadhana ang kumilos. To Rob, alam ko minahal mo si Tony ng buong puso. Alam ko minahal mo siya na minahal mo siya sa aspetong ayaw mong mawala siya sa buhay mo. But please, be man enough to fight for her. Be man enough na ikaw naman ang bumuhay sa kanya. Be man enough na pangalagaan mo ang mga kinikita ni Tony. Pangalagaan mo ang future ni Tyronia. Ayoko ng ano dito, ayokong magsalita ako ng gaguhan eh. Alam mo, pigil pa ako ngayon eh. Dahil may mga pinoprotektahan pa ako eh. Lalo-lalo na si Tyronia eh. Pero be bad enough, anak, na kapag bumalik yung pagmamahalan nyo, magkaroon ka naman ng konkretong plano para sa mag-ina. Magkaroon ka ng konkretong plano para sa buhay at kinabukasan nila. Hindi natin pwedeng sabihin lagi na pera lang yan, kikitain yan eh. No. Pinaghirapan ang bawat sentimo na pumapasok sa bank account ni Tony. At least, Rob, give them a time. Bigyan mo ng oras ang asawa mo. Bigyan mo ng oras ang anak niya, ang anak niyo. Magbigay ka ng oras sa kanila. Napakahalaga ng oras sa isang relasyon, Rob. Alagaan mo si Tony. Protektahan mo siya. Protect her. Alam mo sa punto na kinuha ko si Tony that time, November 1. January 1. No, my dear. I feel na hindi na secured si Tony sa sarili niyang pamamahay.
Hindi na siya secured sa bahay niya mismo na siya nagbabayad. Huwag niya iparamdam sa tao yun. Wait. Ayoko lang magkaroon ng ano, intindihin niyo ang bawat sasabihin ko, no. Huwag niyo i-bash si ganito, huwag niyo i-bash si ganyan dahil they have their own reason eh bakit nangyari ito. Ito reason ko to bilang isang ina. Bilang isang ina. Ang pagiging isang ina, hindi lang yan sa dugo. Mas matindi ang isang inang isinilang mo sa puso mo yung anak mo. And sorry to Marie and Tony, ako ang pinili niyong maging nanay niyo. Ito ako eh, bilang nanay. O na, stop na, tama na. Kung di niyo kaya magsalita, ako magsasalita. Pero again, nag-iiwan ako ng alas. Ako ho, sa totoo lang, kung halimbawa lang na ano na madurog si Tony sa pagsasalita ko, kaya ho naming mabuhay. Mabuhay na hindi aasa sa kita ng pagbablog. Teka lang, hihinga lang ho ako ah. I want to say then na na Vince, thank you dahil you protect Tony sa mga oras na wala si Rob, and thank you Rob dahil binigyan mo pa rin ng pagkakataon na mabuo ang pamilya nyo at tanggapin ang mga pagkakamalit pagkukulang mo despite sa mga nangyayari. Kanino na ba ako? Tapos na ako kay Ken. At Ken, ito nga pala, huwag na tayong maglokohan dito. Ang daming nakakita, nakarinig nung aalis si Tony that time, gano'n mo binaksak yung sasakyan ni Tony? Na parang nag-aamok ka. Don't play a victim here. Alam natin nangyari nung gabing yon na nag-check-in kayo ni Bully. At binigyan pa kayo ni Tony ng pampa-check-in noon bago mag-decide si Tony na paalisin na kayo. Don't play a victim here. Dahil ang biktima dito si Tony.
sorry. Hanggang kailan mo kukonsintihin ang mga maling desisyon, anak ng kapatid mo? Alam ko na uunawaan ko, ate ka. Dugo ka. Pero anak, hindi matutuwid ang isang pagkakamali ng pananahimik lang. Ng pag-oo lang. Sorry again, Tony and Marie. Ako ang naging nanay niyo. Pinili niyo maging nanay. At kung sa pagsasalita ko, masaktan ko kayo, patawad na agad. Pero people knows, need to know the truth. Hindi man lahat ay madetalye ko. Dahil may mga sensitibo pa. Pero at least malaman nila kung ano talaga ang nangyari. Kung bakit kaya nag-decide to. But to Marie, I salute you. I salute you bilang isang kapatid ni Tony. Alam ko yung pain na tuwing tatawag ka sa akin, iiyak ka. Dahil alam ko yung bawat bato ng maling salita, ang maling kwento sa kapatid mo, ay dinudurog ka. Same as with me. Same as with us. Sa'yo, Jansky, magkikita tayo. Maghaharap tayo. Sa tamang lugar. Sa tamang lugar. Sa tamang panahon. Pero alam mo, ganong ka maawain si Tony, despite of what happening, ikaw pa rin ang editor niya. Pero yes, galit ako. Pero tinitingnan ko pa rin yung aspeto na katulad kay Tony na sino ba ako para magdesisyon eh. Hindi naman ako ang biktima. It's not about sa haba o ikli ng pinagsamaan. It's all about the respect, trust, and love to each other. Sa'yo, Papi, isa ka sa mga pinagsasabihan ni Bully ng mga shits niya kay Tony, but yet, hindi mo sinabi kay Tony. Sabi ko sa inyo, kung may problema kayo sa isang tao, normal mapag-usapan nyo ang isang tao sa isang pamilya o sa isang grupo, normal yan eh. Pero yung paulit-ulit yung pinag-uusapan, yun ang hindi normal. Kasama nyo sa bahay, pinapakain kayo sa palad niya, binibigay ang lahat ng gusto nyo, eh nakakaputang ina talaga. Labas ka, labas. Labas ka. May mga tanong ba dyan? Bago ako pumunta kay Tony. Tanong daw ba? Maharap. Maharap daw. Pero parang dagat naman kasi isa-isa lang naman yung ano yung... Ganon kasakit kay Tony na pag-usapan nyo sa nanak patalikod na hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses, apat na beses, sampung beses, kundi paulit-ulit yung ginagawa since naman nagkakameeting kayo at sinasabi ni Tony kung ano ang mga gusto nyo sabihin, sabihin nyo sa kanya ng direkta. And hindi nyo pwedeng i-deny to dahil lahat yan naka-record. Yes, ako nag-utos. Siyempre,
sasabihin na mga abogado niya, pag in-upload nila yung wiretapping, oh, kahit mag-wiretapping kami, kaya namin lusutan yan. Okay? Kahit mag-wiretapping kami, kung